ang susundin ko, Panginoon. Hindi kita tatalikdan. Hindi ko malilimutan ang lahat ng kabutihan. Kaya't nais kong sabihin sa iyo, thank you, Lord. Yan po'y isa sa pinaka-popular sa ating tinatawag na banal na misa o yung tinatawag na banal na Eucharistia. Yan po'y tinatawag mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Hanggang sa kalangitan panatag pa rin dahil sa matapat ka. Ako'y iyong iyo lamang, sa iyo ang buhay ko. Susundin kang tunay, di ka tatalikdan, di kita mali. Ay sabihin sa iyo ang sakripisyo sa krus. Thank you, Lord. Inako ni Kristo Jesus ang kanyang pag-iusa. Ang salita mo, Panginoon, sa pagkatnais ng Panginoon, ito'y magpakailanman ay kanya. At di ba'y at di matitinag hanggang sa kalangitan. Magbabago hanggang ngayon ay panatag pa rin dahil sa matapat ka. Ako'y iyong iyo lamang, sa iyo ang buhay ko. Susundin kang tunay, di ka tatalikdan, di kita malilimutan. Ang tanging handog ko ay sabihin sa iyo, thank you, Lord. Aawit ako at magpupuri sa iyo. Pagdadalas sa pangamba, isipin po natin na ang Panginoong Jesus na nagkatawang tao, nagsakripisyo, naghirap sa krus, namatay upang ang ating kamalian dito sa daigdig ay tinubusin niya, upang tayo lahat ay maligtas. Dahil sa kanyang muling namuhay, kanyang muling pagkabuhay, ang dapat natin. Tayo'y binigyan ng Panginoon ng kanyang ang tanging handog ko ay sabihin sa iyo, thank you, Lord. Oh, oh, thank you, Lord. Pagkatanak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos naming Amang nasa langit, salamat po sa nakalipas, yes, na 2019, yes, na patuloy mo kaming sinamahan. Amen. Sa loob ng 365 araw. Amen. Kada taon. Naniniwala kami na hindi mo kami pinabayaan. Amen. Pagpaghayag ng iyong mga salita sa unang pagtitipon ng taong 2020. Amen. Dito sa Holy Family Devotions Tintiman Residence. Amen. Pagpalaga po ang mga taong nandito sa Tintiman Residence.
at kaisang nanonood sa social media broadcast na ito, patuloy niyo po kaming samahan, ingatan at gabayan sa munting pagninilay ng iyong mga pananasalita. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen at amen. Ating papurihan ang buhay ng Diyos. At dahil unang fellowship sa taong etneb-etneb, huwag kayo magtataka kung bakit minimension ko ang salitang etneb-etneb. Backward for the word 2020. Ating pong basahin ang magandang balita na ating pagsasalusaluhan. Ito po'y hahanguin sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, ang kabanata'y 3, simula sa talatang 13 hanggang 17. The Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew chapter 3 verse 13 to 17. Matthew chapter 3 verses 13 to 17. At ganito po ang mababasa sa wikang Ingles. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? Jesus replied, Let it be so now. It is proper for us to do this, to fulfill all righteousness. Then John consented. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on him. And a voice from heaven said, This is my Son whom I love. With him, I am well pleased. Amen. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sa wika natin, mga kapatid, sa pananampalataya, si Jesus ay dumating naman sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabautismo. Sinansala siya ni Juan na ang wika, Ako po ang kailangang bautismuhan ninyo at kayo pa ang lumalapit sa akin. Ngunit tinugon siya ni Jesus, Hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Yeah. At pumayag si Juan. Nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig, nabuksan ang langit, ang Espiritu ng Diyos, gaya ng isang kalapati, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Amen! Ang mabuting balita para po sa ating lahat, buhat sa Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Ating papurihan ang buhay na salita ng Diyos. Sige po, tayo po muna ay makaupo upang sumandali sa presensya ng buhay na Diyos. Amen. Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Malaya kang sumagot, Pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Pinagpalang gabi po! At pinagpalang gabi sa mga sumusubaybay sa Preaching the Living Word of the Lord program. Saan man kayo naroroon, saan man dako kayo, ano man ang kinalalagyan nyo, higit na himala ang bubusay nyo ng Diyos sa unang pag-broadcast na ito sa taong 2020. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Magandang gabi po sa ating mga
isa na ating kapatid na bagong dating. At ngayong gabi, dahil unang pagtitipon para sa taong etnep-etnep. Amen! Ako po ay may magandang balita na parating ng Panginoon sa inyo. Amen! Amen. Napakampo natin ang banakas ng Diyos! Ayon sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, ikatlong kabanata, talatang 16 at 17, nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulunda." Praise be the name of Jesus. So ngayong gabi, ang ating pong tatalakayin ay pamamagatan kong God pleases Jesus. Amen. Kinalulunda ng Diyos ang ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. So bilang panimula ng ating pagninilay sa gabing ito, magandang gabi ulit sa bagong dating uli. Happy New Year! Good night! Sa Ebanghelyong ating pong natunghayan, isinalaysay ni San Mateo tungkol sa pagbabautismo ng Panginoong Jesus sa ilog Jordan at talagang kinalulugdan siya ng Diyos Amang nasa langit. Imagine po ninyo, dahil hindi pa po natapos ang Christmas season, sapagkat nagtatapos ang Christmas season sa kapistahan ng pagbabautismo ni Jesus sa ilog Jordan. Napakaliwanag po ng sinabi ng isang tinig mula sa langit na nagwika, "Ito ang minamahal ko anak na lubos kong kinalulugda." Ang tanong, ibig niyo po bang kayo'y kalugda ng Diyos? Kayo mga nanonood sa Facebook Live Broadcast at sa YouTube channel na Kapahayagan TV channel sa Preaching the Living Word of the Lord, ibig niyo rin po bang kalugdan kayo ng Diyos? Palakpakan natin ang Panginoon. Now, ang aking pong katanungan ay, bakit kinalulugda ng Diyos ang ating Panginoong Jesus oras na siya'y mabautismuhan? Why God pleases Jesus? Bakit nga ba? Ay, why? Kasi po siya pa isa-isang anak. Tumpak? Pero, bakit kinalulugda ng Diyos ang ating Panginoong Jesus? Ito po ang tatlong dahilan kung bakit pagninaya natin. At maging sa mga sumusubaybay sa ating Preaching the Living Word of the Lord, we are live and alive and always be alive dito po sa residence ni Brother Ted Timpiman, dito po sa Holy Family Village, Holy Family Devotions, Bagong Bayan, Taguig City, kung saan ginaganap po ito 1-1 pa rin, tama?
Hindi ko po alam kung kailan magiging regular prayer meeting itong taong ito. And that is one of the 2020 vision from God. Amen. The first reason why God pleases Jesus is because as a real man, he must deny himself as Jesus came to Jordan River. Bilang isang taong totoo, amen po ba? Kinalimutan ni Jesus ang kanyang sarili habang siya'y patungo sa iyong Jordan. Saan ko po hinango? Sa verse 13 ng Matthew chapter 3. Anong sinabi? Si Jesus ay dumating naman sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabautismo. Amen po ba? Amen. Now, sa madaling wika, bagamat siya'y Diyos na totoo, hinarap ni Jesus ang kanyang pagiging taong totoo. Bagamat malayo ang Ilog Jordan mula sa kanyang hometown sa Nazareth, Galilea, niloob talaga ng Diyos na harapin ni Jesus ang kanyang magiging responsibilidad sa pamamagitan ng ministeryong ipinaghanda ng Panginoon mula sa kanyang pangsalaan. Lumapit pa nga ang Panginoong Jesus kay Juan eh, na siyang forerunner ng Panginoon. Bakit lumapit? Bakit nga ba lumapit si Juan, ang Panginoong Jesus kay Juan Bautista? Para ano? Upang pabautismo. Bagamat walang kasalanan ang Panginoon, para bang may pahiwating si Juan Bautista. Amen? Amen. Kaya, ayan, pinagpalang gabi sa mga dumating pa rin. Kapagin dating pa rin. Okay, kaya kayong lahat na nandito, bago matapos itong fellowship na ito, at mag-isa sa mga sumusubaybay sa ating Facebook live broadcast, sa ating live and alive sa ating Kapahayagan TV channel, sa Facebook page, Facebook group, at sa YouTube channel, I ask God that every people around here must be received the unstoppable healing power of the Holy Spirit. Amen. Manila yata. Amen. Amen. Na, sis, natatakpan yung Facebook live. Facebook na. Okay. Kaya lumapit kay John the Baptist ay para ipakita ang kababaang loob ni Jesus. Bagamat kinalimutan ni Jesus ang kanyang pagiging Diyos, at inarap niya ang pagiging taong totoo, pulihin natin ang Panginoon. Tingnan niyo po yung dahil hindi hiniwala, dahil nagloko ang mister.
Ang ibig sabihin nito, hindi niya binigyan sa madaling wika, hinangad niya ang kanyang kababaang loob. Amen? Ibig sanang hadlangan ni John the Baptist na binyagan si Jesus. Kaya niya sinansala, anong sabi? Ako po ang dapat bautismuhan ninyo. At kayo pa ang lumalapit. Anong ginawa ni Jesus? Hindi niya pinilit na hindi yung kahilingan ni Juan. Sabi noon, binigyan ni Jesus ng malaking kanyang sasabihin niya kung gaano kababa ang at dapat pakita ang kababaang loob natin alang-alang sa Jesus. Amen po ba? Amen. Kaya ang ating Panginoong Jesus, hinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos. Amen. Bakit? Kaya siya naging tao, siya ay pakababa naging masunurin hanggang kamatayan. Amen. Hanggang kamatayan sa krus. At ang magpapabismo o may dahilan total as requested by Sister Mary hanggang alas 8. Hindi mo nga gangan anong last nung oras tong oras dito sa dakong ito. 7:20 po. Magse 7:20 na. The third and final reason why God Jesus chapter 3 mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulunan. Amen. Kaya dapat tayo magda ng Panginoong Jesus. Kapatid, friendship, katuwang, kapanalanginan dito sa Holy Family Devotions, Timtiman Residence. At maging kayo sa Facebook, nanonood sa ating Facebook live broadcast. Sa pamamagitan ng ating pamumuhay katulad ng Panginoong Jesucristo. At dapat talaga
na maghari nawa sa atin ang ating Panginoong Jesus. Amen. Amen po ba? Amen. Ating palapakan ng Diyos. At tayo po muna ay at tayo po'y manalangin sa ating buhay na Diyos. Wika po natin, Panginoong Jesucristo. Ngayon batid namin ang kadahilanan kung bakit ka tinalugdan ng Diyos Amang nasa langit. Sapagkat kinalugdan mo, kinalimutan mo ang iyong sarili. Hindi mo binigyang halaga ang iyong sariling interes. At hinangad mo sa pagkakaisa ang matupad ang kalooban ng iyong Amang nasa langit. Kaya naman po, Panginoong Jesus, nagtitiwala kami na kami po ay inyong kinalugdan. Kaya naman, Panginoon, ngayon pa lang, sasambitin namin sa pamamagitan ng awitin, ikaw ang maghari sa buhay ko. Panginoon, iaalay ko sa iyo ang aking buhay. Basahin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon, iaalay ko sa iyo ang aking buhay. Gamitin mo ito. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa iyo. Ikaw ang maghari. Sa buhay ko, pusong dalisay, ang nais mo, ikaw ang hari sa buhay ko, nais ko'y maging katulad mo, Panginoon. Panginoon, iaalay ko sa iyo ang aking buhay. Basagin mo ito. Basagin mo ito ay sa nais mo. Susunod ako, Panginoon, iaalay ko sa gamitin mo ito. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa iyo. Ikaw ang maghari. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Susunod isa'y ang nais mo. Ikaw ang mahari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ang maghari. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay, pusong dalisay, ang nais ikaw ang maghari sa buhay ko.
Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging katulad mo. Praise God. At kayo po mga sumusubaybay sa Facebook Live Broadcast dito sa Preaching the Living Word of the Lord sa Facebook page, YouTube channel at sa Facebook group. Naway patuloy kayong samahan ng Panginoon at nawa sa mga susunod na araw patuloy tayong samahan ng ating Panginoon Jesus. Mula po dito sa Holy Family Devotions, Timtiman Residence, Bagong Bayan, Taguig City. Yes. Ito po ang inyong lingkod. Patuloy tayong samahan ng Panginoon. So, alam ito, alam po namin, Panginoon, na hindi na pa naman ay narinig mo pa namin. Kasama ka na namin. At kanina pa lang kumikilos na ang iyong kapag naman. At hindi na po kami na sinaawin mo, hindi na aking nakapagin mo. Sa aking pagsasabda, Lord, ang iniwanan ko kanin, ang iyong power, ang iyong kapagmerihin. Yes. Ang iyong presensya ay dumadaan. Yes. Hallelujah. Yeah. Kaya naman Panginoon sa mga Panginoon, sa pagbigyan ng aking dami, sa aming puso, ikumbli mo kami sa iyong kapatalan. Kaya kasi mo kami, Panginoon, ang iyong pag-ibig. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah. Oh, my God.
Ikaw lamang ang susundin ko, Panginoon. Hindi kita tatalikdan. Hindi ko malilimutan ang lahat ng kabutihan. Kaya't nais kong sabihin sa iyo, thank you, Lord. Ang salita mo, Panginoon, ito'y magpakailanman. Matibay at di matitinag hanggang sa dahil sa matapat ka. Sabihin sa'yo, thank you, Lord. Ang salita